sa midulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog, Panginoon, lapas sa amin. Ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop, pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa aming umalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiirarin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Narayat buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupain pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yung haring humatol ang katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan.
upang siya maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang iligtas ang sinumang tumatawag, lalayong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ampong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla, ang kahangahang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain itong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayong lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria'y natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kaniyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa lahat. Magandang gabi sa lahat. Unti-unti ang istorya ng Pasko ay nabubuo
sa pamamagitan ng pagpasok ng iba't ibang mahalagang tao sa istorya ng o kasaysayan ng pagliligtas. Ngayong araw, si Jose. Si Jose ay nasa gitna ng misteryo at iskandalo. Anong misteryo? Ang paglilihi ni Maria, ang panganganak ni Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ano ang iskandalo? Ang natagpuan niyang si Maria ay naglilihi ng hindi niya anak. Doon natin makikita na kung ikaw ay nasa gitna ng misteryo at iskandalo, ano ang iyong gagawin? Dahil sinabi sa Ebanghelyo na taong matuwid itong si Jose, taong matuwid, righteous, kaya alam niya kung ano ang kaniyang gagawin. Nalilito man siya sa gitna ng misteryo at iskandalo, naroon pa rin ang mensahe ng Diyos para siya ay makapagdesisyon kung ano ang tama at naaangkop sa kasaysayan. Bakit ito iskandalo? Dahil alam natin na sa kultura ng mga Hudyo, ang mga babaeng natagpuang nagdadalan tao pero walang asawa ay hinihila papunta sa plaza at babatuhin hanggang siya ay mamatay. At ang unang babato marahil ay si Jose. Pero dahil siya'y matuwid at sumusunod sa kagustuhan ng Diyos, nagkaroon ng panimulang kasaysayan ang ating pagliligtas. Si Jose ay man of few words. In fact, no words at all. Wala siyang salitang sinabi na na-record sa gospel. Pero ang kaniyang gawa, ang kaniyang pagkatao, ang kaniyang pagiging masunurin sa plano ng Diyos, ang nagsasalita para sa kanya. Pinanindigan ang tunay na misyong ibinigay sa kanya kahit na nalilito at nagugulumihanan. Yun bang hindi iyon ang kaniyang plano? Pero nabago dahil mas may plano ang Diyos sa kanya. Ano ang itinuturo sa atin ng Ebanghelyo ngayon? Na ang taong nagtitiwala sa Diyos ay palaging pinagpapala. Ang taong nakadikit at sumusunod sa kagustuhan ng Diyos ay palaging may pagpapala. Hindi ipinilit ni San Jose kung ano ang gusto niya. Bagkus sumunod siya sa kagustuhan ng plano ng Diyos. Sa ating buhay, marami tayong mga pangarap na nababago. Marami tayong plano na nababago at hindi natutupad, pero nagdadala sa panibagong resulta ng pagbibiyaya ng Diyos. Ako ay isang saksi sa kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos. Tayo ay mga saksi sa kaniyang pagpapala.
Yung bang sa oras na walang-wala ka na, sa oras na litong-lito ka na, sa oras na bibitaw ka na, naroon ng Diyos na sasalo sa lahat ng bagay. Kaya huwag tayong malilito, huwag tayong magpapadala sa emosyon ng buhay, bagkus palagi nating tingnan na ang Diyos sa kaniyang pagiging mapagmahal ay naghahanda para sa lahat kung ano ang mabuti at kung ano ang sapat. Hindi natin pwedeng pangunahan ang plano ng Diyos sa ating buhay. Magpasakop tayo, magpasailalim tayo sa kapangyarihan ng Diyos katulad ng pagsunod ni San Jose. Kaya sa mga tatay na naririto, wala tayong ibang magiging modelo ng pagsunod sa Diyos kung hindi ang pagmamahal ni San Jose sa kaniyang asawang si Maria. Yumakap, nanindigan, hindi niya iniwanan ang pamilyang ibinigay sa kanya. Kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, atin ding panindigan dahil iyon ang ibinibigay ng Diyos at sa pagsunod ay mayroong aagos na pagpapala sa lahat. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kaisa ni San Jose ang taong may dakilang pananampalataya. Sama-sama tayong manalangin bilang pamilya ng Diyos sa tunay na Ama ng lahat. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Tulad ni San Jose, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga lalaking itinalaga ang sarili sa Panginoon, naway maging salamin ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang makaamang pangangalaga, manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa pamahalaan, naway tulad ni San Jose, ay magkaroon ng matalas na pangunawa at pagpapasya sa plano ng Diyos na makikita sa mga pang-araw-araw na pangyayari. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga ama, naway magpadama ng natatanging pagmamahal at pag-aalala sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap at huwarang pamumuhay. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga nagdaranas ng mabibigat na pagsubok sa kanilang buhay, pansarili at pampamilya, naway magkaroon ng pag-asa at pananampalatayang tulad ng kay San Jose, manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway makatagpo ng ginhawa sa mga huling oras ng kanilang buhay, manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Panginoon, tulungan mo kaming magbuklod bilang isang pamilya sa ilalim ng iyong pagkaama. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupuan lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alang-alay ng bayang
ngayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang naming itong paghahain sa iyo ay magpaging dapat nawang kami pangibabawan ng ngalan mo upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abang tao upang kami pagalingin sapagat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kaniya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng kaniyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod ng lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng managagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayad mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayo din. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ be saved. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus aming mananakop, dusa ng iyong bayan, masdat abot-abot sa pag-ibig, sala katarungay kapos, tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus aming mananakop.
awa mo't biyaya sa miipaabo. Pag-ibig kang tunay, katarungang lubos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Kami iyong bayan, bigyang lakas loob. Hinihintay namin pagdating mong puspos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Kaming iyong bayan, bigyang lakas loob. Hinihintay namin pagdating mong puspos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay mga sumusunod. Lunes hanggang Webes at Sabado mula alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon. At kapag Biyernes at Linggo, alas 5 na umaga hanggang 8 ng gabi. Maaari po tayong mayroon po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. At pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan na lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan na lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiriwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno.
sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisak ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.